Hi! Sa vlog na to, isishare ko sa inyo yung mga iyahanda kong gamit at pa-iimpake sa kanila para sa gagawin naming overnight camping! First time namin to as a family na mag-overnight camping. Yung mga inihanda, yung mga binili kong gamit, medyo hindi siya basic kasi meron kaming kasamang dalawang bata. Maliliit pa sila, so as much as possible, ayaw naman namin na hindi sila komportable sa labas. Lalo na overnight yun. Space nila mas malawak, so mas makapaglaro sila. Kasi alam naman natin na pandemic pa ngayon. Medyo limited pa, hindi pa sila makapunta ng malls and yung mga recreational places. So ayan na lang, magka-camping na lang kami. Hopefully, mag-enjoy yung mga bata and kami rin as a parents. So tara, simulan natin. Umpisahan natin dito sa lalagyanan na to. Tinatawag nilang caddy. Nabili ko to buy one take one sa DIY. Medyo hindi siya malaki and hindi siya malapad. Pero pwede na rin to basta meron tayong mapaglagyan ng mga gamit. Hindi sila halat-kalat and madaling damputin, hanapin yung mga kailangan nating gamit. Ayan. So tabi muna natin. Ayan. First, siguro yung medyo maliliit lang muna. Simulan natin dito. Ayan. So, importante itong painitan ng tubig. Pupuntahan namin camping. Hindi ko sure kung meron silang outlet para dun sa saksakan. Ayan. And then, sinamahan ko rin siya ng cup. Ayan. Bumili tayo nito kasi para hindi na natin kailangan magdala ng babasagin. Ayan. Totoan. Ayan, Korean. Ito na lang yung dadalhin ko kasi ito yung medyo maliit namin na lutuan. Picnic mat. Para ito, para siya dun sa table. Ito yung table. Ayan. Lalagay siya sa ilalim para hindi naman crowded yung ibabaw ng table natin. Dalawang USB rechargeable bulb. Yan. Yan. Mura lang ito. Meron siyang mga iba't ibang mode ng ilaw. And then, bumili rin tayo ng rechargeable din to, camping lantern, ang flashlight. And pwede din siya ang lamp. Yan. Best buy din to kasi mura lang and solar siya. So solar ito. Kaya medyo matipid. Nadesa namin ito ng mga ilang araw. Para dun sa tent natin, bumili tayo ng LED. Usually nilalagay ito dun sa palibot ng tent. Ito, importante. Martilyo or mallet. Then, ito, meron tayong mga extra lang na gamit. Lighter. Actually, hindi siya extra. Importante talaga na may source tayo ng light. Ito lang natin ilagay sa gilid para madaling kunin and madaling mahanap. Tapos, ito. Security. Tawag nito. Survival kit. Or, basta ano siya, first... hindi mo siya first aid eh. Basta importante din ito para dun sa security emergency pito, whistle. Hindi ko lang lalaksan kasi masakit sa tenga. And then meron din siyang compass and then meron din siyang thermometer. Meron tayong first maliit na rechargeable electric fan. And then ito yung mas malaki-laki. I think 6-in-1 ang pagkasabi dito. Rechargeable din to.
Meron siyang electric fan, meron siyang ilaw, and then meron din siyang FM, and then may Bluetooth din. Then pwede ka rin mag-charge. And I think ano, pwede din to sa ano, sa ma-charge sa solar. Yan. So hopefully tumagal siya. Matagal yung gamit sa kanya, tsaka tumagal din, hindi agad masira. Kasi yun yung problema sa mga rechargeable sa ngayon eh. Madaling ano daw, masira yung battery. Although napapalitan naman yung battery, pero mas maganda syempre, 'di ba, yung unang binili. Matagal mo magagamit para masulit yung pinambili mo. Ayan, rechargeable solar. Yung binili natin na yan, meron siyang kasamang solar panel. Matagal, pero di ba, kung mainit naman tapos ibibilad mo lang to sa araw, edi pwede na yun, makikipid kayo sa kuryente. Tapos, malalaki na yung iba. Meron tayong airbed. Mas komportable siguro yung mga bata kung naka-airbed. Yung hindi talaga sahig na sahig yung kanil. Medyo mas naka-elevate. And then, ang may kasama na itong air pump. Pero ang pinili ko, yung manual. Kasi nga, again, yung pupuntahan natin, baka wala silang outlet. Mismo dun sa area kung saan ka magtatayo ng camp mo, wala siyang outlet ng kuryente. Tapos, medyo malalaki na yung nasa likuran natin eh. So, unahin natin yung maliliit. Para kasya pa doon. Ito mga laruan to ng bata na pwedeng gamitin. Pwedeng hindi rin sa bata, pwede din sa parents. Siyempre, wala naman ibang mga kalaro yung mga bata, kundi kami. So, ayan. Pwede rin to sa ano, sa adult, di ba? Nilalaro din. Frisbee. Yan. Yan. And then, ito, hindi pa nagagamit kasi hindi naman siya magamit dito sa amin. Ginagawa to dun sa open space. As in open space talaga na pwede kang tumakbo para malipad siya ng hangin. Ayan. And then yung tali. First time to ni Tap Tap gagamit. Hindi kagaya nung kami nung araw. Tayo, mga 90s kids. Yan, usong-uso talaga yan. Kahit na yung papel lang, tsaka yung mga plastic na pinagdugdugtong-tugtong, yung hinimay-himay na plastic para gawing panali, pwede na yon. Ito, ano na siya, instant na nabibili. Hindi naman ito kamahalan, mura lang. Siguro mga less than 200 pesos. And then, yan, dalhin ko din itong jumping rope para sa adult to. Hindi pa ito kaya ni Tap Tap. Bumili ako nito kasi merong mga camping area na yung CR, actually yung iba wala nga CR eh. Ewan ko, or baka sobrang layo ng CR. So, ito, bumili ako nito para nang so ganon, pwede kaming umigib and then malapit na dun sa tent namin yung tubig na pwedeng magamit sa CR or kaya kung may huhugasan, ganon. Ano siya, pantulong din kasi bukod dito dapat may iba ka pang lalagyanan ng water. Pero maganda na rin na meron kang timba at tabo na magagamit. Ayan. Foldable siya. So, di ba? Maliit lang. Kasya dun sa mga lalagyanan mo. Hindi siya bulky. Ganun din itong bucket, timba, pail. Ano ba? Bucket, pail. Medyo maliit kasi siya eh. So, parang timba siya na maliit na pa-bucket na medyo malaki. Ayan. Ayan. Siguro mga ano to, 10 liters. Shopee ko din napili. Ayan. Ayan. Medyo magaan lang siyang si plastic or silicone. So, pwede mo na siyang ipatong dyan. Hindi naman natatamaan yung solar. For foldable sink, plastic sink, maliit na sink. Kasi kung kakain kayo, mas maganda na
may dalaking mga plato na hugasin, di ba? Environmental friendly. Actually, yung ibang camping site, hindi sila nag-allow kahit yung kahit paper plates ayaw nila. Gusto nila yung talagang magagamit and then maghuhugas kayo. Meron naman silang mga lababo. Pero ito, kung nandun kayo sa area nyo, kung saan nakatayo, pwede mong ilagay ito sa lamesa and then lagay muna dito yung mga pinanghugas, mga pinagkainan nyo na plato or gamit. And then, pwede kang pumunta doon sa may lababo nila para hugasan. Or kaya, kung meron kang timba, pwede ka na rin doon maghugas sa area mo. Kailangan mo lang mag-ibuli ng tubig or mas marami-raming tubig. Ayan, nakufold din siya. And, pwede din siyang chopping board. Pwede din siyang chopping board actually. Pero, I'm not sure lang kung safe yung materials niya sa para sa food, kung maglalagay ka ng food. Magaan lang dito, so pwede natin ipatong lang muna. And then, isama na natin dito yung ibang mga miscellaneous, yung pan-charge, yung mga rechargeable. Ito naman yung sa mga tent. Ito mga ibang tent to, pero ilalagay na natin dito para nakaayos siya. So, ayan. One to go. One. Lagay muna natin dito. Kahit hindi na muna natin takpan, okay lang yan.